Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin, O katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadiya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin o katamis-tamis ang ina na lagi mo kaming samahan, panggitin ang sariling kahilingan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po ang lahat at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipanayam sa atin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, anak mo. Pakundangan sa lahat niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang ngayon magpakilanman magpasawalanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang ngayon magpakilanman magpasawalanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang ngayon magpakilanman magpasawalanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maupo muna po ang lahat. Isama po natin sa pagdiriwang ng banal na misa ang pasasalamat ni Louie, Lenny, Carmela, and Andre Reynoso, MFVD Dental Clinic, Dimagiba Mayoralco Family, Louie, Jock, and Dr. Medrano, Aurora Samaniego at Pamilya, Maria Ethel and Evelyn Alencastre, Alvin Solces. Para sa natatanging kahilingan ni Renato Castillo at Pamilya, Rose Vicente at Pamilya, Dr. Mark Philip, Mary Faith de Magiba, Christian Deyao, Jefferson Gang, Irene Samaniego, Benson Gang, Gerardo Trilliana, Alvin Abigail at Annika Borja, Aristotel Atienza, Elena Oliveros, Ryan Angelo Tantoco, Sofia Ann Joygos, Yunila Tantoco de la Cruz, Maria Zarina Soriano, Carlota Canilao, Geiser Maclang Peña at Pamilya, Michelle Yosala, Armando Gino Ilag. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Maria Karina de Rocher, Mary Ann de Guzman. Para sa maagang pagaling ni Charlotte Borja, Estelita Borja, Nicanor de la Paz, Dr. Amparo Banez, Ricky Dauba, Rosalina Tantoco Mendoza, Lito Abayan, Mirna Vidal, Angelina Peña, Mia de los Reyes, Oliver Quizon, Danilo Jacinto, Evelyn Derama Zagala, Dolores Tantoco Stauder, Carmela Marie Reynoso, Richard Rodelas, Arnold Blanquisco, Marilyn Lopez, Undersecretary Donato Marcos, Yonsha Baltazar, Connie Espinola, Percival Tambidao, Janie Oliva de la Cruz, Mia Norada, Ramon Lee, and Bishop Junie Maralit. Para sa mga kapatid nating yumao na sina Maria Prosperita, Romulo, Milagros, Josephine, Dominador, Erminihildo Gilbert, Sister Nene, Brother Juanito, Sister Julie, Sister Ofelia, Consolacion, Venibaldo, Andres, Sheila, Maria Belen, Levi, Oliva, Aurora, Hazel, Herminia, Maria Naneth, Mamerto, Architect Francisco, Angel, Gabriel Anika, Marinel, Lea, Jovit, Remigia, Norma, Hermogena, Josefina, Kenny, Maria Therese Pauline, Isidra, Marivic, Jose Orlando, Rita, Crispin, Efren, Willie, Bernie, Emerita, Antonio, Estelita,
Manuel at Emil. Biyernes, ikadalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon, paggunita sa Mahal na Birhen ng Loreto. Mga kapatid, muli na naman tayong magsasama-sama upang pagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at masiglang makiisa sa ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyoko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kaniyang itinuro bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinalubong ng may mga ilawang nagdiringas. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturya ng Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo ay tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana ay dadaloy sa iyo, parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parating dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana ay magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Tayo pong lahat. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika, ay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging nagsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubuhay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon at laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya ay natatangay at naipapadpad kung hangin ay umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Tumayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinuktugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi naman kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi naman kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinabi naman nila, basdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ikalawang linggo ng Adbiyento. At narinig natin sa mabuting balita na hindi na maunawaan ng Panginoon
kung ano ang gagawin niya, kung anong sasabihin niya. Tinuktugan ng plauta, hindi naman sumayaw. Tumugtog ng malungkot na awitin, hindi naman tumangis. At pangalawa, dumating si Juan Bautista, nag-aayuno, inumiinom ng alak, sinabihang nababaliw, sinabihang inaalihan ng demonyo. Dumating naman ang Panginoon, kumakain, umiinom, nakikisama. Ang sabi, matakaw at naglalasing. Kaya natin alam kung saan lulugar. At ganyan minsan ang pagtingin ng isang tao sa mga taong insecure, sa mga taong kaaway. Kahit ano pang gawing eksplenasyon nung taong nakasamaan niya ng loob, ang tingin niya dito kaaway. Kahit anong pagpapakabuti ang gawin ng isang tao sa nakaaway, ang tingin pa rin dito masama. Kahit anong pagngiti o pagpapakumbaba ang gawin ng isang tao sa kanyang kaaway, kung sarado ang kanyang isip, baliwala ang lahat ng ito dahil sarado ang kanyang isip. At pangalawa, mga kapatid, no? Ay hindi na malaman ng Panginoon, tulad ng sinabi natin kanina, kung anong gagawin niya. Ibinigay na ang lahat-lahat, hindi pa rin tayo makontento. Dumating si Juan Bautista, pinag-isipan ng masama. Dumating si ang Panginoong Jesucristo, hindi pa rin nakontento. Pinag-isipan pa rin ng masama. At sa buhay natin, marami tayong hihilingin sa Diyos. Pero kahit anong hilingin natin sa Diyos, hindi tayo marunong makontento. Ibinigay ng Diyos ang lahat-lahat para sa atin, para sumaya ka lang, para maramdaman mong mahalaga ka sa Diyos, para lang maramdaman mo na mahal ka ng Diyos. Pero anong ginagawa natin? Dahil hindi tayo makontento, hingi pa rin tayo ng hingi. Hiling pa rin tayo ng hiling. Pero mga kapatid, ito yung magtutulak sa atin at makapagpaparealize sa atin na sa bandang huli, wala man tayo at hindi man natin makamit yung mga hinihiling nating mga material na bagay. Ito yung makapagpaparealize sa atin na isa lang naman talaga ang makapagsasatisfy ng ating buhay. At walang iba kundi si Jesus. Sa darating na kapaskuhan, wala ka mang magandang parol, no? Na kumukutikutitap sa bahay mo. Wala ka mang masarap na hamon para sa Noche Buena. Wala ka man lang magandang damit para makapagsimba sa Pasko. Pero kung alam mong nasa puso mo ang Diyos, masasabi mo, ang Diyos ay sapat na. Sobra-sobra pa. Kaysa marami kang bagay na sa buhay mo. Maganda bahay mo, marami kang kotse, mayaman ka. Pero wala naman sa puso mo, wala naman sa isip mo, wala naman sa buhay mo ang Panginoong Jesucristo. Walang saysay. I'm sure, hindi ka masaya. Kaya mga kapatid, hilingin natin huwag ang mga material na bagay. Huwag ang mga kayamanan ng mundo o mga makamundong bagay. Ang hilingin natin ngayong Pasko ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Dahil salat ka man sa material na bagay, kung nasa puso mo ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, masasabi ko at I'm sure, sapat na at magiging maligaya ka sa buhay mo. Amen.
Tumayo po ang lahat. Habang pinagninilayan ang babala sa Banghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon, Panginoon ang ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ang ubasan, pagpalain mo ang aming buhay. Ang simbahan dito sa lupa, nawa ay magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang ubasan, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mayayaman at ganun din ang mahihirap, nawa ay hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang ubasan, pagpalain mo ang aming buhay. Tayo nawa ay tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang ubasan, pagpalain mo ang aming buhay. Tayong lahat nawa ay magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang ubasan, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga yumao, nawa ay mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang ubasan, pagpalain mo ang aming buhay. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangin nating kahilingan. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Tulungan mo kaming mapaglingkuran ka ng buong puso at mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagtawag sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eukaristiya. Maupo ang lahat. Tumayo po ang lahat. Panalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay, sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siyang pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siyang naging hindi na naiba sa amin upang maintampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik
ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang ginapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na si Father Nomer, Father Sammy, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, ni San Jose, ang kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na Ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na Ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso, sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na Ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Lumuhod po ang lahat. Orasyo Imperata ukol sa COVID-19. Amang mahabagin, ipagsanggalang kami sa COVID-19 at variants nito, na dulot ay pangamba at pagbubuwis ng buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at pawiin ang aming takot sa sakit at kamatayan. Ibalik ang aming pag-asa at patibayin ang aming pananampalataya. Gabayan mo ang mga taong binigyan ng gampaning humanap ng lunas at pigilin ang paglaganap ng sakit na ito. Salamat sa bakunang natuklasan sa tulong ng iyong paggabay. Basbasan mo ang aming pagsisikap na gabutin at tapusin ang pandemya sa aming bansa. Itaguyod mo ang mga lingkod ng kalusugan upang ang kanilang pagtulong sa may sakit ay lakipan ng kanilang galing at pagmamalasakit. Manatili nawa silang malusog sa isip at katawan, matibay sa kanilang sinumpaan at ligtas sa karamdaman. Panalangin namin para sa mga nagkasakit ay dagling kagalingan, para sa mga nag-aalaga sa kanila ay kalusugan, at para sa mga yumao ay buhay na walang hanggan. Sa panahong ito ng pagsubok, kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at tulungan ang mga nangangailangan. Patibayin nawa kami ng aming habag at malasakit sa isa't isa at ihatid kami sa pagbabagong buhay at kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili o mahal na ina ng Diyos. Huwag mo kaming sipayuin sa aming mga pangangailangan. Bagkos ipagadya mo kami sa panganib at kasamaan, o malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo. Ipanalangin ko kami.
Maria, ina ng kagalingan ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla, pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya'y deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay. Ipakaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan. Pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.